Magandang gabi Pilipinas at welcome to NBL Baseline presented by Chooks to Go. Ako po yung lingkod Ruben Terrato at salamat po at sinamahan nyo kami ngayong linggo ng gabi. Ang date ngayon, June 27, 2021. Kamusta na po kayo mga ka-WNBL at marami po salamat at sinamahan nyo kami dito sa pagtatapos ng ating weekend, last weekend of June 2021. Anyway, bago tayo magtungo sa ating Q&A, ay magpapasalamat din po tayo sa isa sa mga sumusuporta sa atin, no, po sa Chooks to Go. Nariyan din ang Double B Burgers, kung saan sinusuportahan ang ating programa, no. Maraming branches itong Double B Burgers. Mamaya ipa-flash natin sa screens 'yan, pero maraming salamat at sinusuportahan tayo ng ating partner, ang Double B Burgers. May branches sa C5 Pasig, sa Palatio sa Pasig, sa Fourth Avenue sa Caloocan, Congressional Avenue sa Quezon City, Pocawi Road sa San Jose del Monte, Bulacan, Pasiano, Laguna, at sa Asia One, Canlubang Branch. So visit na po kayo sa Facebook page ng Double B Burgers for more details. At mamaya po, ay meron mapalad tayo na magiging winner, no, ng mga prizes mula sa Chooks to Go. So abangan nyo po yan. At ang magiging mechanics lang po ng ating pa-contest ay mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page at you'll get a chance to win prizes from Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. At mamaya po pala ay darating din po at magiging special guest uli natin si Ma'am Rose Montreal, no, ang ating EVP, for a special announcement with regards to our program or yung ating weekly na napapremyo, no, yung Chooks to Go reseller package. Pakita po natin yan, no. Actually, every week po ay mamimigay na po tayo ng Chooks to Go reseller package, no. Basta abang-abang lang po kayo for the details ng ating pa-contest. At makakasali po kayo dyan sa ating pa-promo, no. At mamaya po may announcement si Ma'am Rose, no, in regards to that. So abangan nyo po yan mamaya sa pagtatapos ng ating programa. Anyway, bago ulit tayo pumunta sa ating Q&A, ano muna tayo, magbalik tanaw muna tayo sa the week that was sa NBL at sa WNBL. Mapakita po natin yung mga nangyari the past week dito sa NBL at WNBL. And again, as always, very busy po ang ating mga officials led by Commissioner Edward Aquino and of course our Executive Vice President Ms. Rose Montreal, kung saan-saan po sila pumunta nitong week na to, no. Actually, isa sa mga pinuntahan nila from the NBL side ay yung pa-tryout ng Laguna Pistons, no. As you can see in our picture, na nagpa-tryout po ang Laguna Pistons sa Dominican College, no, sa Santa Rosa, Laguna, kung saan maraming umaten. Actually, kinuwento sa atin yan ni Jeff Esquitado kagabi dun sa kung anong nangyari sa tryout na yan, no. At kung makikita nyo po, ay very strict po ang mga health protocols. May social distancing at mayroon din pong paglilinis ng mga bola at iba pang gamit during the tryout, no. Naging successful naman po ang naging tryout ng Laguna Pistons. At yun nga po, nakikita nyo sa ating mga sa pictures, no. Present din po ang ating mga officials, si Ma'am Rose Montreal at si Sir Edward Aquino. Bukod sa Laguna Pistons, ay mga meron din po mga licensing na naganap this week, no. Papakita rin po natin yan. Punta muna tayo sa WNBL side, no. Actually, nung this week, ay nagkaroon na rin po ng licensing ang Quezon Lady Spartan, no. So, officially, sila na po ay isang mga women's professional basketball players at natanggap na rin po nila ang kanilang lisensya mula sa Games and Amusements Board. And then, aside from that, ay sa NBL side naman, ay nagkaroon rin po ng licensing sa Red Arc Gym, kung saan doon po ang home court ng Bulacan Republican. At kung nakikita nyo po, no less than governor ang ng Bulacan, si Governor Dan Fernando ay nandun para po magpalisensya, no. Ay kikita nyo po sa ating screens. At yun, at po, si Ma'am Rose po, nakikita nyo sa picture, ay binigay po ang lisensya, no. So congratulations din po sa Bulacan Republican dahil sila na po ay officially mga professional basketball players at yung lisensya po ng yan ay salamat po
sa Games and Amusements Board, sila po ang nagbigay ng lisensya ng GAB doon po sa kanilang licensing doon po sa Red Arc Gym. So, yun. Pati po pala yung Quezon Barons, no, nagpalisensya rin po sa Lucena Convention Center this week. So isa ring congratulations po sa mga sa pamunuan ng Quezon Barons led by Jonas Giao at si Governor Daniel Suarez, no, at sila rin po ay nagkalisensya na po mula sa GAB. Anyway po, napaka-busy po ng NBL at WNBL. And asahan niyo po, next week ay mas magiging busy pa ang ating mga league officials as we go, as medyo nalalapit na rin po kasi ang opening. Ay, antayin niyo po yan. Ay, inaabangan na po ng lahat yan. Ay, may mga inaayos pa po. And then, pag medyo malinaw na, i-announce po namin sa inyo kung kailan ang magiging opening ng NBL at ng WNBL. Okay. Punta na po tayo sa ating makakapanayam ngayong gabi, no? At isa siya sa mga lalaro ng WNBL, of course. Nung college, actually, noon pa lang college talaga, nagpapakita na siya ng pangalan. Naglaro siya sa De La Salle Lady Archers sa UAP. And then, dahil nga sa kanyang husay at galing sa paglalaro ng basketball, ay nakuha rin siya sa national team kung saan naglaro siya sa iba't ibang kompetisyon katulad ng Southeast Asian Games. At for this year, ay magpapakitang gila siya dahil po kasama siya sa lineup ng Paranaque Lady Aces. So aabangan po natin yan, no, this season. Lalaro po siya sa Paranaque Lady Aces. Please welcome our guest for tonight, si Miss Angeli Gloriani. Hello, magandang gabi sa iyo at welcome sa WNBL Baseline. Good evening, Sir Ruben. No? Thanks for having me. Oh, naku, salamat sa iyo at sinamahan mo kami ngayong gabi. Alam ko medyo busy ka pero ngayon eh, actually gusto ko na rin namin makilala, no? Kaya ka namin naimbitang dito sa ating Baseline episode. Pero bago yan, Glo, ano bang what's keeping you busy right now? May mga ginagawa ka ba aside from basketball? Siyempre, member ka ng Lady Aces. Pero ano pa bang mga ginagawa mo? Siyempre, day job. Wala naman tayong ibang source of income, kundi work. So, nasa IT industry na ako for about 8 years. So, yan ang aking pinagkakabisiyan day-to-day. Yun. Okay, nako. Very busy ang ating guest, no, si Glo. Anyway, yung mga viewers natin, no, pwede po kayo mag-message sa atin, no, dyan sa comment section. Ay magbigay lang po kayo ng inyong message dyan. At ngayon, medyo marami na rin nanonood sa atin, no. Si Obosa Ocampo Annabella nanonood sa atin. Si Graciel Jane, good luck. At ayun, mag-message lang po kayo. Si Rica Francisco, can't wait to watch my idol, sabi ni Rica Francisco. Yun. Mukhang kilala mo yun. Medyo magulo yan, sir. Okay. Anyway, Lo, yun muna, kumusta naman yung team na para niya kay Lady Ace so far? Ano bang pinagkakaabala nyo? Busy na ba kayo sa preparations kahit medyo pandemic pa? Nagkakaroon na ba kayo ng mga kahit online na workouts? Kumusta naman ang iyong team? Yun, sir. Minsan, actually, na-meet ko lang sila a few times pa lang. Pero yung mga online sessions namin, ongoing. So, training lang kami sa Zoom since hindi pa nga po pwede. So, yun pa lang. Kanya-kanya munang workouts for now. Pero so far, kamusta naman yung team? I mean, yung composition. Dahil, naalala ko, parang a few months ago, nagkaroon ng konting press conference, no, sa City Hall ng Paranaque, no, nakita mo yung mga teammates. Pero ikaw, sa assessment mo, kamusta naman yung team? I think yung team namin may good balance naman sa lineup, kompleto kada spot eh. Pero I think ang advantage nasa big man. Of course, nasa amin si Claire, diba? Kasi sila Aliana, then a few former teammates from Discovery. So, I think yun ang medyo magiging advantage lang. Dapat yata, di ko sinabi. Hindi, pero kahit yung iba, alam na nila eh. Medyo may pag-asa na itong Paranaque Lady Aces, kumbaga, can go deeper, can go deep into this season. No? Pero, yun nga, na-mention mo yung presence of
si Claire Castro and Aliana Lim. Do you think ba dahil din doon siguro magkakaroon ka rin ng mga opportunities on the offensive side since yung mga iba dyan, yung mga matagal nang kilala ka as a player, alam nila medyo meron kang tira from the outside eh. Tsaka you can do a lot eh. So tingin mo ba makakatulong rin sa'yo yun na meron kang mga kasamang mga big man sa team? I think malaking help siya talaga kasi so pag naka-concentrate sila yung presence nila sa loob, so medyo luluwag sa three points. So pero tingin ko marami namang kami sa team na makakabigay pa ng mga ibang options aside from the post lang and three point shooting. So we'll see. Hindi ko pa sila may meet eh. Sige. Oh, and we can't wait to see you play, no? Hindi lang ikaw, pati yung mga teammates mo. Balik lang tayo konti, Glo, no? Dito sa draft. Kasi syempre, first ever WNBL draft yun, no? Gusto namin malaman, ba't mo naisip pala muna magpa-draft dito sa WNBL, no? Ano ba nagpa-decide sa'yo? Baga, alam namin, medyo busy ka rin. May, yun nga, nabanggit mo kanina, may day job ka. Pero what made you decide to join the draft? Kasi matagal na namin talaga ito inaanday eh. Medyo na late lang nang dating. So inabutan na tayo ng 30s. Pero ang tagal na namin ito inaanday nila Aliana Lim. Tapos, syempre gusto ko rin ma-experience. Kasi first ever dito sa Pinas. Diba? Iba yun eh. Pag dito ka naglalaro, then first ever pro. So, ayun. Di na ako nagdalawang isip actually. So, prepare agad ang nalaman ko. Meron ng pro eh. Mm-hmm. Yun. And then, nung nalaman mo na na-draft ka ng Lady Aces, so, anong naramdaman mo? Tapos, knowing pa na si Aliana Lim, isa sa mga, I believe, mga protect players din eh, no? So, ano naramdaman mo nung na-draft ka ng Lady Aces? Nakakatawa yun. Nasin, talon ako ng talon. Nasin, parang masarap pala yung feeling. Yung ano. Kasi first nga eh, di ba? So, nung tinawag yung name ko, nakita ko sa screen. Sobrang excited ako. At the same time, kinakabahan. Parang ano na yung next, di ba? Ayun. Excited din ako kasi teammates ko, yung mga teammates ko din sa Discovery. So, parang reunion, mini reunion na din. Guest natin si Angeli Gloriani ng Paranaque Lady Aces. Batiin lang natin, Glo, yung mga viewers, no? Meron ng mga bumabati rito, no? Si Shalin Joy Bugtong, go idol, sabi niya. Si Cheska Narvades, go Ate Glo, my idol. Hi Cheska. Si Carol Sanggalang din, nanonood, go Ate Glo. Pati na rin si Adrian Luwalhati, idol, sabi niya. And then si JR Reyes, ball boy here, willing gumising ng maaga, sabi ni JR Reyes. And kilala mo ba yon si JR? Oh, kilala ko yan. Oh, no, okay, no. Mag-message lang po kayo, no, kung may questions kayo or pabati dyan. Punta lang po kayo sa ating chat box at para po eh, makita natin yung iyong yung mga messages. No, ito. Lo, medyo balik ka tanaw muna tayo, no? Siyempre, before kang makuha ng Lady Aces, siyempre, gumawa ka na rin ng pangalan kahit pa paano, no? Sa college basketball and in fact, pati sa national team. Pero paano ka nga ba nagsimula mag-basketball, Lo? Ano bang kwento doon? Yung basketball, influence kasi siya talaga ng dad ko. So, siya nagturo sa akin and since bata pa ako, siya nagbibigay sa akin ng mga basketballs, mga goal. So, siya yung nag-nurture nung ano na yun, nung side na yun. Tapos, mahilig din ako lumabas since wala pa naman masyadong gadgets before, di ba? And puro guys yung kalaro. So, no choice. It's either habulan lang yan or basketball, di ba? Mm-hmm. So, yun. Oh. And then, syempre, I'm sure, yun nga, humusay ka, gumaling. Eventually, napunta ka sa Lasal. Kwento mo naman, paano ka ba na-recruit ng Lasal? Siyempre, yung Lady Archers is sa mga kilalang programa pagdating sa women's basketball. Paano ka nga ba nakuha ng Lasal, Glo? Coming po from San Beda, Alabang, and Zobel. So, madalas naman kami sumasali ng mga leagues, yung mga WNCA, WBL. So,
madali lang din naman po makita ng mga coaches. Kaya I think yun din yung reason, yung mga leads na yun. Kaya nahanap nila. Yun. Eh, I'm sure talagang nagpakitang gilas na nga doon sa mga ligang yun. Pero, Glo, I'm sure meron naman sigurong kumukuha sa ibang teams, no? But why Lasal? Nung time na yun, I think na-emphasize po noon nung coaches ko noon na susuportahan nila ako noon sa studies and dun sa sport. So, mas maganda yung approach, I think. Parang willing sila. Since engineering student po ako, bigyan nila ako ng tutor and all that para lang mapagsabay ko yung both acads and ano, sports. Wow, so engineering pala kinuha mo sa Lasal. Opo, computer engineering. Parang mahirap yun ha. Paano mo nabalansi yun? Yung computer engineering with athletics. Actually, looking back, hindi ko rin alam paano nangyari yun. Pero parang mas marami akong memories sa basketball kesa dun sa ano eh, classroom eh. So, hindi ko talaga alam paano ko natapos yan. Pero ano bang typical day noon sa Lasal? Usually, nung ano bang schedule mo noon? Nung nag-aaral ka pa? Dati, 6 to 9. Yun yung training namin, 6 to 9 a.m. Then the rest, classes na po yun. Ang hirap din kasi i-speech siya dun sa time after training. Kasi hindi naman sakto lagi yung mga schedules dun, mga subjects. So, minsan, lighter load. Minsan, full load. So, ano lang, balance lang. Pag UAAP, medyo binabawasan ko konti para hindi masyado mahirap. No, baka sa mga hindi pa nakakalam, no? During your time, kamusta naman yung Lasal Lady Archers noong panahon ninyo? Kwento mo naman sa amin, lalo na yung mga ngayon ka lang nakita or ngayon ka lang nakilala. Kamusta naman yung team nyo noon? Nagpa-Final Four ba kayo? Consistent Final Four ba ang Lady Archers noon? Nung first year, actually parang, first year, umabot kami yung Final Four. Pero never ako umabot sa Final. So yun yung medyo masakit. Pero yung mga latter years, medyo mahina na kami. Wala kaming big man. So di na kami yung last year ko na lang kami umabot ng Final Four. But natalo kami nun sa Adamson dun sa best of three game. So, ayun. Bigo na naman. Pero kamusta yung competition dun yung time ninyo? Playing against Adamson and the rest of the other teams. And Ateneo din, syempre, rival sa men's basketball. Pero sa women's basketball ba, same intensity pag Ateneo kalaban? Nandun po talaga yung rivalry. Pero hindi kami masyado kasi nagkakaharap pag Final Four sa Finals. Nung mga unang years ko, I think sila yung malakas. No? So di namin masyado na. Then nung latter years, medyo rebuilding stage sila. So, ayun. Ayun. Pero gano'ng kasarap maglaro for Lasal? Nakikita natin, full sports sila. Actually, hindi lang naman din sa men's yan. Minsan sa ibang sports din. Siyempre, masikat pa rin ng men's pero nandun naman ang support. But, kamusta naman yon? Yung playing for Lasal and playing for the school community, how special was it for you? Siyempre, nakaka-proud yun yung nag-represent ka ng school mo and Lasal yun, hindi naman siya madali kin-represent, di ba? So, merong pressure na representing Lasal. Pero, so, masaya yung experience na yun. Kasi natuto ka maglaro with pressure and balance sa studies. So, disiplina, yun talaga. Okay, recognize muna natin, Glo, yung mga viewers natin no, na nagko-comment pa rito. Si Rico De Vera, heart, yun ang sabi niya. Tapos may parang fire emoji, no? At ito, si Jomitz Zalvilla, idol namin yan.
Yun, si Rico De Vera, go Atiglo. And si Henry... Atiglo? Si Henry Malakaman, sa kanya kami nagpapaturo mag-tres. Totoo ba yun, yung sinabi ni Henry? Hindi ko alam. Pero, Glo, speaking of... Hindi, totoo yan. Kukulit. Of, pero nagkukulit lang yan. Speaking of three-point shooting, talaga bang, ano mo ba na-develop yun? Talaga bang, kahit since bata ba, talagang pinapractice mo na yun? O talagang nangyari na lang? Since bata, actually, gusto ko talaga yung outside shooting. So, yung mga idol ko dyan, mga Vince Season, okay. Olsen Rasela, mas yung mga... And, kasi di ba before di naman siya uso yung three-point shooting masyado, di ba? Konti lang yung, ano, but now, lahat, shooters na eh, kahit mga big men, di ba? Eto, si Joy Galicia naman, real idol, sabi niya. Si... Meet ko yan, sir. Si Avi Caro, good luck, Glo, sabi ni Avi. Si Jebel Ibe, Lods, shout out, sabi niya. Si Ma'am Rose, may message. Gloriani Sakalam, sabi ni Ma'am Rose. Ayun, si... Ma'am Rose talaga. Ito naman, idol ko yan, sabi ni Donard Lopez. Si Trish Pichay, idol ko po yan sa Lasal, sabi ni Trish. Si Pichay. Yun, si... Ito, si Boss Angeli lang malakas. Batang Tondoz, sabi ni Jebel Ibe. Yun. And kababata ko yan, sir. Medyo dyan ako natutong makipag-banggaan. Ganun ba? Nako. Dahil pala sa'yo, Jebel, ha? Na natuto rin si Glo na mag-basketball. Si Jen Angeles, Master Glo, sabi ni Jen. Ayun. At, teammate ko din. Na makulit. Si Doc Phil Kainglet, sa UP ka nanonood dati, ah, sabi ni ano, message to kay ano, dun kay comment si Trish. Ayun, nanonood daw siya sa UP. Ayun, si Doc Phil nanonood sa atin. Si Vanessa Jane Santos, team idol sa Paranaque. Hi Glo, yun sabi ni Phil, message dito. At yun, may follow-up response tong si Jebel. Talo kami diyan piso-piso, sabi niya. Pupustahan kasi kami niyan, sir. Ah, okay. Free throw, 3 points, ganyan. Yun, ako. Ang dami nagko-comment dito, no? Mag-comment lang po kayo sa ating comment section para po ma-recognize kayo dito sa ating program. At, Glo, punta muna tayo sa, ano, no? Siyempre, after Lasal, actually, ewan ko, nagsabay ba yung national team and Lasal or after na yun ng Lasal? After na po. After, okay. Right after. Paano ka nga ba napunta ang national team? Si Coach Heidi, minessage niya ako. Kung interested daw po ba ako mag-try out for the national team. So, sige agad, di ba? Bihira lang naman na nai-invite sa ganyan. So, grab ko agad yung opportunity. Pero grabe yung hirap ko dyan, sir. Ang gagaling ng teammates ko, grabe. So, talagang double time. Habol ako sa kanila. Gano'n ba ka-intense yung practice noon? Talaga bang may physicalan or may bigayan or grabe ang depensahan? Paano ba? Malakas sila. Malakas pati katawan. So, tas skillful. Kaya, ang hirap. Ang hirap makakuha ng spot doon nung time na yun. So, agawan talaga kami. Parang nag-start kami yata. 20 kami. Parang ganun. Tapos, 12 lang naman yung makukuha. Kaya talagang kada training, laban. And then, off-air, medyo nagkwentuhan tayo. Nabanggit mo na nakapaglaro ka sa Southeast Asian Games. Kwento mo naman, kumusta yung experience of playing for the country, especially yung nga SEA Games or kalaban mo, yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. Was the feeling, may pressure or masaya? Paano? Siyempre may pressure playing for the national team, pero sobrang sarap nung feeling. Lalo na pag kakantahin na yung lupang hinirang, di ba? Tapos sa ibang bansa ka. So may sense of
pride talaga dun. Tapos, medyo heartbreaking yun eh, yung first experience ko sa SEA Games. Kasi, parang, nasilat kami dun eh, gold na kami dun dapat. Tapos, parang nag-overtime, natalo kami sa overtime. So, sayang, sayang yun talaga. Then, the next SEA Games, sa Myanmar, silver din kami. Doon, mas sakto lang yung pinahita namin. Buti nga naka-ano pa kami, silver. Mm-hmm. Pero medal pa rin yan, kahit pa paano. And we're very proud of you, Glo, no, for representing the country. Bibihira yan. Ilan lang yan. Kumbaga, sa basketball, 12 lang kayo eh. So, kahit medyo years ago na yon eh, congratulations and salamat for servicing our country, no, sa larangan ng sports. At yun, Glo, batiin uli natin yung ating viewers, si Juvie, nanonood. Si Iza Ras, nanonood din. Lod, sabi niya. So, maganda message ni, ano ah, i-pronounce ko, sana tama, si Krem Rosel Huelar Salvilla. One of the best lady archers yan, sabi niya. Ako. Siya yun, magaling yan. Idol ko yan na point guard. Senior ko, sir, sa Lasal. Okay. Si Donald Lopez, talo kami dyan, shooting kay Idol. So naman, si Marjun Policarpio, Lodi, sabi niya. Carla Manuel, go Ate Glo, sabi niya. At ayun, si Marjun uli, pa-shoutout daw, sabi niya. Kung naalala mo pa, Sayjad Dijam, kasabi siyang... Sayjad Dijam, sir, yan yung team namin nung younger years. So, parang mosquito division yata yan. Okay. So, lumalaban pa kami inter-barangay. Kapabata ko din to eh. Yun. Hello. Thank you, Marjun, for watching ha. At ito, Glo, punta na tayo sa mga, ano eh, medyo may nakita kami sa baul eh. Sa baul mo eh. Mga pictures. So, buti mo nakita ako. Tignan natin. Mga pictures at papadescribe lang namin sa'yo kung ano yun. At ito, tignan na natin. Ito, mukhang sa ano naman ito ah. Perlas, tama ba? Discovery. Ano to, Glo? Ah, ito yung pinaka, ano, huli kong liga. Bago itong WNBL sana. Second place kami. I think talo. Ay, third. Hindi masyado maganda yung pinakita namin dyan. Pero ito, international tournament yan dito sa Pinas, sa Enderun. Ginawa. Mixed yung puro UST and Enderun. So, Discovery Family. Sino mga nakalaban nyo dyan? Sabi mo, international competition eh. No? So, sino Indonesia, Thailand, yan sila. Oh. At yun, nandun pa si Aliana, no? Ang power of Singapore pa pala. Hmm. Nang mama yan dyan. Ayun. Sige, move on tayo sa ibang pictures. Ito, mukhang national team. Merong kalaban nyo ata, Myanmar. Saan ito, Glo? Sa Myanmar ba to? Pagkakatanda mo? Ah, oo, sir. SEA Games. Ito yung unang SEA Games ko. Mm. Medyo madaming playing time ko dyan kasi medyo mahina yung team na yan. Ah, ganun ba? Okay. Sabi sa inyo, magagaling nga yung teammates ko. So, oh. Certo, wag ba nakilaki yung playing time. 2011 yun, no? Sa Jakarta nga. Sa Jakarta. Jakarta, yes. Very special moment para kay Glo. No? Ito, lipat tayo silver. Sa ibang pictures. No? Silver. Ito, picture uli. Mukhang ano to, national team din ata. Mukhang okay, matatagal na nga itong mga pictures na to. Sino-sino yung mga nandyan? Yung mga nakikita mo? Ito sana sir yung mag ano eh yung magsi-SEA Games yata to na 20. Ito yung natanggal, nagpalit na ng team. Okay. For the SEA Games 2015 yata. Mm. So medyo pa exit na kami nung time na to pero nakikipag ano pa din kami tune up sa mga men's team just in case na kami pa din yung mapadala. Pero marami na yung mga seniors namin na nawala. So puro younger, ano na to, younger girls na to. Nakita natin si Coach Heidi,
Gano'ng kalaking bagay si Coach Heidi rin sa karir mo? Hello. Malaki sir, marami siyang naitulong lalo na sa mga ano international teams na pag sila yung kalaban namin, iba talaga yung tactics, iba yung depensa na ginagawa namin na normally di mo naman dito ma-encounter. So, marami talaga akong natutunan sa kanya. Siya, ano, siya din yung nag-ano sa akin, nagbago na kailangan may maging role player ako sa team. Kasi before, nung college, scorer ako. Pagdating sa national team, hindi na. Kasi mas, marami nang mas magaling mag-score sa akin. So, taga-distribute na ako ng bola, taga-facilitate sa court. So, ayun, yun yung inano niya, na role for me. Pero paano mo naman in-accept yung role na yun? Naging mahirap ba o talagang parang sinabi mo rin sa sarili mo na hindi, kailangan ko na kung para sa team eh, gagawin ko lahat. Kung yun naman yung binigay sa'yo na role and yun yung makakatulong sa team, why not, diba? Team sport nga to eh. So, kung magagaling yung teammates mo, diba? Mas madali nga sa kanila mag-score o di. Hanapan mo lang sila ng madaling way para mas makascore sila ng mas madali, diba? Oo nga. Eto, lipat tayo sa ibang pictures. Uy, mukhang naka-Hinebra jersey ka rito, ha? Ano ba to, Glo? Wait lang. Ah, eto yung ano 3-on-3 sa PBA. Okay. Champion ba tayo dito? Oo, di ba? O talo tayo sa champion. Hindi ko maalala. Oo, pero kumusta naman yan? Yung experience na alam naman ang lahat yung na pinakasikat na team yan sa Pilipinas, yung jersey sinusuot mo. Kumusta naman yung playing dyan sa PBA na yan? Maganda kasi syempre, sinicheer ka din ng Hinebra fans. Pero ito yung liga ni na sinimulan din ni Ma'am Rose with the help of Ma'am Rose. Medyo mahirap lang talaga sa PBA kaya 3-on-3 muna yung naumpisahan. Pero ano din to eh, sacrifice and effort din kasi nga para ma-promote din yung women's basketball. So, laban lang. Oo nga. Okay. Sige, baka may pictures pa tayo dyan. Tignan natin. Discovery uli. Ito, ano maalala mo din sa pictures na to? Meron pa, liga ba yan? Or, ano yan? Discovery. Sa Okinawa na league namin. Oh, Okinawa. So, yet, recent lang dito, siguro 3 or 4 years ago. So, mga bata din, mga teammates. Pero masaya talaga makipaglaro dito sa Discovery Perlas. Kasi meron chemistry na ano eh. Na, siguro ang tagal na rin kasi namin magkakasama maglaro and pare-pares kami sistema kahit magkakaiba kami sila. UST, Edderan, tas Discovery. Pero pag pinagsama mo kami sa court, parang maganda yung chemistry talaga. So, okay ang team na yan. Oh, nakaka-travel. Madali kasama. Kumusta naman yung pagka-travel? Tayo mo sa Japan yan, di ba? Okinawa. Okinawa yata. Okay. Ayun, dyan na nagtatapos yung mga ating mga pictures, no? Salamat, Lo, no? At focus through dun sa mga pictures na yun na galing sa baul. So, yun. Pero, Lo, siguro, final few questions before we go to dun sa ating next segment. No? Ikaw, anong reaction mo na meron ng Women's Professional Basketball League sa Pilipinas, ang WNBL. Gano'ng kakasaya nung nalaman mo na may ganito ng liga na. Sabi mo kanina, matagal yun ang hinihintay yan eh. Masasabi mo dyan? Sobrang excited talaga ako maglaro. Tapos nagpe-prepare talaga ako para dito. Kaya buti nga na-extend. Kahit pa paano, thankful ako na na-extend yung start ng league. Kasi nakaka-prepare pa ako ng mahaba. Siyempre, pag medyo may edad na. Kailangan na mas mahabang preparation. Ha? Diba? Di tulad bata. Hugutin ka lang nila. Ready ka na. Pero, yun. Sobrang excited ako kasi actually, di ko alam kung ano i-expect. Pero, gusto ko i-expect nung liga na
ibibigay ko yung best ko and full preparation para dito sa league na to. Pero bago ba nung WNBL, tuloy pa rin ba basketball career mo? Nabanggit mo yung Discovery, pero nabanggit mo rin kanina na nag-work ka rin. So, pero prior to the WNBL ba, may mga, kunwari, may mga recreational league ba kayo sinasalihan, mga ganun? Last ko na naliga, dapat, itong yung Discovery, yung isa sa mga pictures na pinakita ni sir, yung dito. Kasi medyo hirap na rin eh, kasi sa time, dumadami yung work. Tapos, nag-ultimate frisbee din ako. Okay. So, parang, pag hindi ako nagbabasketball, nag-frisbee ako. Nag-national team din ako doon. So, nakakalabas din ako na frisbee naman ang sport. Mapunta tayo sa frisbee. Magandang topic yan. konting ano lang, datnan lang natin. Ano ba? Yung gano'n ba? Mahirap ba yun? Kumpara mo sa basketball, alam naman natin yung frisbee. Siyempre, yung parang may bilog eh, di ba, na pinapalipad. Mm-hmm. Pero, disc. Oh, disc yun. Disc on turf. Mm-hmm. So, but, yung from the competitiveness side, how is frisbee naman? Medyo physical ba rin yan? O same as basketball ba yung, in terms of ano, physicality? Mm-hmm. Actually, non-contact sport siya. Okay. So, hindi pwede. So, foul siya agad. So, magkaiba. Nung nag-start nga ako, parang lagi ako natatawagan ng foul kasi lagi ko silang nahawakan or na-handcheck. Pero, medyo mahirap lang yung throwing part kasi may wind factor. So, pag mahangin, mas mahirap siya iba to dun sa direction na gusto mo. So, yun lang naman. Nabanggit mo, national team. So, saan kayo nakarating yung team ninyo? Nakapunta na kami ng World sa London. Okay. Tapos Hong Kong, Japan. Yun yung usually. Oh. Pero yung pinakamataas po yung Worlds sa London. Gandang actually, pwede natin sabihin, accomplishment yun, you know, playing for the Worlds, no? Si Ryan. Okay, balik tayo sa basketball. Yung nga, medyo final few questions. Ikaw, ano, Glo, yung, kamusta naman yung management ng Lady Aces so far, no? Kamusta sila in terms of supporting the team? Konting times pa lang namin sila na-meet, pero makikita mo talaga yung support and dedication nila para dun sa team. So, lagi silang nagtatanong kung ano yung kailangan namin and ano yung mga support na pwede nila ibigay para makapag-prepare kami ng maayos and makalaro ng maayos. So, thankful kami sa nila. Then, yun, yung safety namin, iniintindi din nila. Yun sa mga vaccine and all that. So, yun, thankful kami. And how about sa mga league officials natin, especially si Ma'am Rose? Ano naman masasabi mo sa kanya na aside from Ma'am Rose, sila Com Edward na and Chairman Soy, no, for making this league possible? Ano masasabi mo sa kanila? Thankful din ako sa kanila, sir, kasi makikita mo din sa kanila na yung hard work sa kung saan-saan sila napupunta, di ba? Ang hirap niyan, lalo na ngayon, pandemic. Pero gusto talaga nila matuloy itong liga na to. So, ginagawa nila lahat para matuloy siya. So, lahat ginagawa nila, yung pag-check ng mga venues. Sila mismo gumagawa ng ano, footwork. So, thankful ako sa kanila. Ito, konting pabati uli sa ating viewers. No? Si Yung Chutofu, tama ba ang pronounce ko, idol ka raw niya. Princess Go de la Torre, si Dinting Kang, let's go idol, sabi niya. Si meet ko, sir. Oo nga, oo. Si Saki DLR, go be, sabi niya. Si meet ko po sa Discovery. Yun. Malapit yan. Ako, salamat for watching. No? Si Arabel Gloriani, oy, love you sis, sabi niya.
Sino yan? Arabel Christine Gloriani. Hindi ko kilala yan. Hindi mo kilala to. Okay, sige. Ano natin, ignore na natin. Si Cecil Ras. Pamangkin ko yan, sabi ni Cecil Ras. Hi, tita. Yan, si Jen Angeles. Uli, Papa Pandesal and Kape po yan. Uy, totoo. May utang pa pa dyan eh. Ayun, si Rica Francisco din. Mukhang nag-comment siya dun sa isang picture no, na nag-finals daw kayo doon. Hindi na lang natin na ano kung anong picture yun. Anyway, Glo, siguro final question bago tayo punta sa hot seat. What can we expect from you naman? Can we expect to see yung mga ano mo, yung mga booming three-point shots sa NBA, sa WNBL, or in a way medyo kahit paano we could also expect na nag-transform yung game mo and magiging ano ka rin, role player or veteran? What can you expect from you this coming season? Hopefully makita pa din natin yung three-point shooting na yun, no? Kung nandyan pa ba. Pero gusto ko din i-expect sa akin ng teammates ko na magpe-prepare talaga ako para dito sa liga na to. And kung ano man yung alam ko, yung mga natutunan ko before na mga basketball experiences, gusto ko mapasa sa kanila. Kaya excited ako mag-training eh. Gusto ko talaga ma-share kung ano man yung pwede ko ma-share. And yun, continue lang na magpe-prepare ako and syempre 100% every time. Yan, sir. Yun. Ako, Glo, excited din kami na mapanood kayo. No? We look forward to seeing you this coming season. I'm sure malapit na yan. Inaayos na lang yun na Ma'am Rose. No? So, yun. Salamat, Glo, for joining us. Pero bago ka magpaalam at bago ka bumati, mamaya, pababatiin kita, no? Sa mga, syempre, chance mo magpasalamat sa mga supporters. Pero bago yan, Glo, it's time for the hot seat. Yan tayong series of questions dito, no? Medyo halo-halo na. May mga basketball. Oh, wag kang kabahan. Hindi naman controversial to. Walang ano. So yun. Ready ka na ba, Glo, for the hot seat? Sige, sir. Bye. Sige. Ito. First question. Most memorable game? Kahit saan yan? SEA Games. Talo kami. Eh, talo kayo. Okay. Sa gold medal match. Hindi kayo makakalimutan. Ito, umiyak ka na ba after ng isang talo? Oo, no. Oh. Sore loser ako eh. Sore na talo. Okay. Ito, umiyak ka na ba after naman ng isang panalo? Oo din. Oh. Tears of joy. Baka pwede mo naman sabihin kung anong game yun. Nung nanalo kami, sir, sa Siaba, first Yaba. Gold yata yun in 40 years. Parang dito siya ginanap sa Nino. So, after ng sacrifices namin, parang 2 years din kami nagpe-prepare nun. Twice a day ang training namin, every day. Except Sunday. So, yun lang yung talaga yung pahinga. So, malaking sacrifice talaga siya. Tapos, nung nakuha na namin yung gold medal, walang kapalit yung feeling. Ito, medyo basketball naman. Player na gusto mo makaharap sa 1v1 or 1-on-1. Anong gusto mo yung player ka bang gusto makaharap? Meron pa? Meron. Hindi ko naisip pa. Wait. On top of your head, sinong gusto mo makaharap? Either friend mo, or kaaway mo, o idol mo, ganun. Siguro Lady Archer na lang din, para Kate Castillo. Okay. Ang ganda yun, ha? Different generation of kasal characters, no? Ayun. Ito, MVP o championship? Championship, sir naman. Tinatanong ko pa yan, di ba? Mm-hmm. Ito, kung hindi ka player, ano ka? Gusto ko maging fireman. Uy. Bumbero? Secret yun. Ganda yun ah. Secret yun ah. Bakit? Oh. Ang daming pwedeng trabaho dyan ah. Pero fireman, okay yun ah. Parang, gusto ko lang maka-help na ganun. Tapos, in action. Oo. Uy, pero bagay rin yun sa laro mo ah. Yung pagiging three-point shooter, di ba? On fire, di ba?
Marami tayo yung magtataka, bakit bomber? Yun talaga yung naisip ko. Gusto ko. Maganda yun, ha? O, hindi, ha? Okay ka, eh. Ito, frisbee o basketball? Basketball. Okay. First love. Yes. Paboritong ulam? Japanese food. Mahirap pumili. Okay, okay lang yan. Paboritong prutas? Apples. Paboritong gulay? Wala. Ayaw ko ng gulay, sir. Oo. Sige, sige. Paboritong inuming nakakalasing? Hindi ako masyado umiinom, eh. Pero kung ano, siguro vodka, yun na lang. Vodka, okay. Malakas ka ba uminom? Hindi. Hindi, okay. Totoo ba yan, mga viewers? Totoo yan. Kami mag-violent reaction dito, eh. Anyway. Ito siguro, final question sa ating hot seat. Kung hindi ka sa Lasal, saan ka? Ateneo. Okay. Hello, maraming salamat, ha, for joining us tonight sa Thank you, Richard. Kapoyan Baseline. Ito, chance mo nang bumati sa lahat ng supporters mo, sa lahat ng tumutulong sa'yo, kahit dati pa, from Lasal to now. Go ahead, Flo. Thank you sa family ko for watching and supporting me throughout the years. Sa teammates ko, Discovery, Aces, sa Frisbee, basta lahat, Lady Archers, former and current, and sa mga coaches ko, naging coaches ko, managers namin ngayon, si Sir Marvin, Sir Joed, and dati naming manager sa Discovery na malaking part ng women's basketball, si Tita Cynthia Tiu. And yun lang. Fishmates ko pala, and mga kababata ko na nanood. Hello and thank you. Maraming salamat din. Sir. Oh, maraming salamat din, Glo, ah, for joining us. And katulad na sabi ko, we are very excited to see you play. And good luck sa Lady Aces for the coming season. Yeah, thank you, sir. Ayun. Bye. Yan na po nagtatapos ang ating interview with Angeli Gloriani. Pero wag po kayo alis. Meron po tayong special announcement with regards to our Chooks to Go pa contest. So, wag po kayong alis. Mamaya po, papasok na po si Ma'am Rose Montreal for an important announcement. Wag po kayo alis. Babalik po kami. WNBL WNBL Hindi pa dadaig sa anumang larangan Handang pakita sa mundo kayang ipaglaban Malambot man sa paningin hindi mapipigilan Handang sumugod at hindi papayag maapakan Hirap at pagod, biya at rasan Di imposible positibo na makakamtan Mga pangarap na kahit mahirap pang hawakan Ito'y upunin kahit na ito'y suntok sa buwan Tama diskate, di papayag di makaabate Mga kilos walang pakeme-keme Hawak ang bola lang paate-ate Sa sarili lang nakadepende Handang sabayan kahit pangkadete Di patataeg, hindi mayayanek Handa pakita sa mundo, ika mabibilip WNBL, WNBL WNBL, WNBL WNBL Come baseline for a special announcement. Kasama po natin ang Executive Vice President ng WNBL and NBL Pilipinas, Ms. Rose Montreal. Ma'am Rose, good evening po. And yun, the floor is yours. Ano na po ba ang inyong i-announce? Hi Ruben, again, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa lahat ng nasa nakatutok sa WNBL baseline ngayon. Ruben, siguro mas maganda ipakita natin si Joan Mateo when we awarded the Chooks to Go reseller package. Actually, Joan Mateo is from Cabanatuan City or Nueva Ecija. The grateful attitude in Joan, talagang hopefully nakamiting natin ng Chooks to Go early this week
At sinabi nila na pag napalago ni Joanne daw yung business, yung chicken business na inaward sa kanya, may plano pa ang Chooks to Go para sa kanya. So isa yan sa isang mahalagang announcement natin ngayon na we're letting everyone know na pag inaward natin yung chicken business na yung reseller package ng Chooks to Go, may further plan pa yung brand, may further plan pa yung Bounty Agro sa mga magpapalaki ng mga kanilang chicken business. Napakita na ba natin yung photo ni Joanne? Yeah, natin. Actually, Ma'am Rose, si Joanne nanonood sa atin. No? Yeah, hi Joanne. Congratulations. Good luck kay Miss Glo, sabi ni Joanne. And a blessed evening po sa lahat. Ayan. Tignan natin yung pictures, ma'am. Ikaw na magkwento. Yun. So, Ruben, yung mga TMX team ng Chooks to Go, pumunta sila sa Nueva Ecija para personally i-award kay Joanne yung reseller package. And like what I mentioned to you nga, napakaganda nung attitude ni Joanne kasi walang tigil yung pasasalamat niya sa Chooks to Go, sa NBL, sa WNBL. And hoping that, you know, every week meron pa talaga tayong ma-awardan na mga karapat-dapat na mga individuals para dito sa chicken business na to. So yun, again, congratulations Joanne. At papasok na naman tayo sa panibagong linggo na mamimigay na naman tayo ng isang Chooks to Go reseller package. But before that, Ruben, I believe you were able to like update na rin yung mga nanonood natin, no, about the very busy week we had, the week that was, no. It started with a tryout, an invitational tryout of Laguna Pistons in Dominican College, and then fortunately they were able to form a solid big man team, no. Actually, sabi nga ni Com Edward, mukhang magpapalakas talaga ang Laguna Pistons kasi halos wala nang guard. Puro big men na lang yung ano nila, yung mga players nila. And then Wednesday nakakatuwa dahil the Honorable Governor Daniel Fernando himself secured his professional license as team governor of the Mayan Filipino Bulacan Republica. Napaka bilis ng pangyayari, pero you know, we really treasure that kasi he really find time talaga to be with us and personally secured his professional license. And then Ruben, nagkikwentuhan din tayo nung Friday, di ba, sabi mo nga parang it seems like the Barons, the Quezon Barons were very organized. Alam mo, talagang medyo kinilabutan talaga kami during that activity. I mean, we considered it a hair raising event kasi from the start pa lang, siguro nagkaroon na rin sila ng idea kung saan magaganap yung opening ceremony natin ng NBL and WNBL. And of course, yeah, and of course sa tulong ng Games and Amusement Board, especially ng Chief Medical ng GAB, talagang sobrang pasalamat tayo kay Dr. Viernes because he was able to review the protocol of NBL and WNBL and was able to send us right away his very slight comment. So meaning malapit na tayo sa katotohanan, Ruben. And you know, sabi nga namin, it will be a very challenging season for us because the ultimate goal is hindi yung makakuha ka ng champion eh. Dahil alam naman natin, lahat ng teams natin ngayon, all our 11 teams are solid teams and very competitive. So talagang may the best team wins na lang. So wala kang iisipin na hindi magsa-champion. So ang ultimate goal na lang natin is that everybody starts with na tayo lahat ay COVID-free and we end the season na lahat din tayo COVID-free. Tayo kasi syempre ikaw resident TV analyst ka na at hindi ka mawawala sa roster syempre, no? So kung nakita mong napakahigpit ng bubble natin sa Bren Sigaw, Ruben, it's really going to be very challenging. And sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa pag meron tayong activity with the teams, talagang yung success ng ating open circuit bubble na opening for NBL and WNBL, ang key dyan talaga is compliance. So nung Saturday natupad din natin yung mga pangarap ng mga manlalaro naman sa District 1 and 4. So kung nagtataka sila, Ruben, yes, we have two Quezon teams, but the Quezon Barons, them being the incumbent, so they really have the right to use the whole of Quezon. Alam mo naman, napakalaki ng Quezon para mag-field in ka ng 15 players lang, Ruben. So napaka open-minded naman ni Governor Danny Suarez, ni team owner Congressman JJ Suarez, and ni head coach Jonas Gia, who also happens to be the provincial sports development head of the province of Quezon, to allow players of District 1 and 4, yun yung tinatawag natin na sulong stand.
So Ruben, there's going to be another busy week, no? The next 2 weeks will really be very, very busy for I guess for all of us. I mean, the teams preparing WNBL and NBL. So dahil sa napakahaba ko ng sinabi, umpisahan na natin yung winner natin ng panibagong Chooks to Go reseller package. Okay, eto na. Magandang araw po, nais ko pong mahandugan ng pangkabuhayan ng aking ina. Siya po ay isang solo parent at tumataguyod po sa aming dalawang magkapatid mula pa nang pumanaw ang aming ama sa sakit na diabetes. Ouch! Bilib po ako sa kanyang determinasyon at pagpupursige na maitaguyod po kami, lalo na po nung kami ay maulila sa aming ama. Namasukan po siya nung bago magpandemya bilang isang lady guard para po may maipangtustos sa aking pag-aaral. Nandyan pong ginagawa niyang araw ang gabi. Subalit, dala po ng pandemya, napilitan po siya na umalis na sa trabaho at ang akin na lang pong kapatid na panganay ang siyang pumalit dahil din po sa nakakatakot na magkasakit sa panahon na ito. Ako po ngayon ay nasa ikatatlong taon na sa kolehiyo sa tulong po ng scholarship allowance dito sa aming lunsod ay nairaos naman po namin. Tunay po na walang katumbas ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, kaya ako po ay umaasa na sana po ay isa kami sa matulungan po na mabigyan ng isang magandang panimula, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po sa inyong adhikain na makatulong po sa lahat ng nangangailangan. Pagpalain po tayong lahat ng buong may kapal, NBL, WNBL, Chooks to Go, Puso para sa Pinas, at ang ating lucky sender, si Annabel Obosa. I guess she's watching also kasi she kept on like greeting us, magandang gabi, magandang gabi. So yun, congratulations to Annabella Obosa. She requested for a Chooks to Go reseller package for her lady guard mom who stopped from working kasi nga medyo yung hazard ng working during this pandemic. So Ruben, yun, again, hinihikayat pa rin natin lahat ng mga sumusuporta sa NBL at WNBL. Kung meron po kayong nakikita na isang tao na gusto nyong bigyan ng pangkabuhayan package, ang Chooks to Go, ang tunay na manok ng bayan, ay ating kaagapay ng NBL at WNBL sa pagbibigay ng pangkabuhayan package. Lagi ko ang sinasabi, Ruben, madaling mamigay ng manok. Pag kinain mo yung manok, ma-digest mo na, tapos na yun. Pero magbigay ka ng pangkabuhayan, kahit maliit na negosyo. I mean, for this pandemic, it really matters. And for me, that's a real social responsibility. Yung, di ba? I mean, sa community. So yun, maraming salamat, Chooks to Go. Congratulations, Annabella Obosa. And Ruben, bigyan mo rin ako ng chance na pasalamatan si Chairman Soy. Thank you, Chairman Soy, for, you know, alam namin you're really very busy but you find time to watch Baseline like yesterday. You put Jeff Desquitado ano on the spot, but you know we do really appreciate that. And then Ruben, gusto ko rin pasalamat si Com Edward. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, walang Rose Montreal kung walang Edward Aquino kasi yung sacrifice din ni Com Edward, you know, driving all the way from Manila, Quezon, Quezon to Quezon, Quezon, Manila. You know, it's not really easy, no? He's doing his part. I mean, Com Edward, together with Deputy Commissioner Noy and his technical team are really doing a great job right now. I mean, nag-ano talaga sila, nagdo-double effort talaga kasi ayaw rin naman mapahiya ng technical team ng NBL tsaka ng WNBL sa darating na opening ng ating first professional league for women's, yung WNBL at tsaka ng NBL. Maraming salamat, Ruben. Thank you. Ma'am, i-hot seat kita. Kailan ba? Ah, Ruben, ganito, hindi yan hot seat para sa akin, kaya kong sagutin yan. At the target date, yes, yeah, oo. The target date is July 10. July 10 will start 2:30 based sa ating program. We'll start 2:30 because we're going to award 6 citation to some personalities and organization who paved the way to women's development when it comes to basketball. I believe naglabas na tayo, Ruben, ata nung article na yun at napakaganda ng pagkakasulat dun sa spin. Thank you very much, Ruben, for that. And then, mag-elevate tayo ng 4 na personality
ito ay paraan ng WNBL para magpasalamat sa kanila dahil kung wala sila, wala rin siguro yung WNBL ngayon at wala rin mga professional athletes na nangarap to be like them. So, pagkatapos noon, magkakaroon tayong one game for women's. Meron ng schedule si Com Edward, but honestly, I respect him and I'm not in the liberty to tell right now kung sino yung first two teams ng WNBL who's going to play on the opening day. And then, opening ng men's will definitely have a very, very nice, well-prepared. You know naman, our director, Ruben. Again, hindi ko naman pwedeng sabihin kung sino yung director natin dahil masyadong VIP. So, we are continuously planning for a virtual parade. It's really going to be very, very nice kasi planning stage pa lang, kinikilabutan na kami. So, we can't help but, you know, I mean, to open really on July 10. But again, the protocol that I submitted was already screened by the medical chief of the Games and Amusement Board. Thank you very much, Doc Viernes. I'm just waiting for the comments of the Pro Games Department, which they promise are going to send tonight. So, baka walang tulog na naman ang Rose Montreal ngayon kasi I have to work double time to submit it so that we can start on time. Yeah, yun, Ruben. Kilabutan din ako, ma'am, sa mga updates mo, no? Nalalapit na yung pagbubukas ng NBL and WNBL. Nako, good luck sa ating lahat. Lalo na kayo, ma'am Rose. Good luck sa atin, Ruben. Yeah, thank you for all your support. Yes, okay. Yun, that was Ms. Rose Montreal, our NBL Pilipinas Corporate Executive Vice President. And once again, ha, yung Chooks to Go Reseller Package, huwag niyo pong kalilimutan yan. Basta punta lang po kayo sa ating NBL Facebook page for updates on the contest. Katulad nga na sabi ni ma'am, talagang yung reseller package na yan. Sabi nga niya, madaling magbigay ng manok pero mas maganda yung magbigay ng kabuhayan, no, na magpapabago sa buhay ng isang tao, no. So yun, yan na po nagtatapos ang ating WNBL Baseline. Again, a reminder, every weekend po tayo 8 p.m. Pag Sabado, NBL ang topic natin. Pag Linggo naman ay WNBL naman. At salamat po sa Chooks to Go for supporting WNBL Baseline as well as Double D Burgers. Maraming po salamat sa pagsuporta sa ating liga. Ayun, next week po, abangan niyo po ulit ang ating new sets of episode sa Facebook at sa YouTube. Live po yan every weekend. Okay po, paalam na po. I'm Ruben Terrado. At ito po ang WNBL, ang tunay na liga ng atletang Pilipina. Walang imposible, di papakabog. Walang sinuman na magpapataob. Sige lang, sige dahil boli, bilog, malakas ang loob, di mababausog. Tama ni Scottie, di papayag, di makaabate. Mga kilos, walang pakeme-keme. Hawak ang bola lang paate-ate. Sa sarili lang nakadepende. Handang sabayan kahit pangkadete. Di pa dadaig, hindi mayayanek. Handa pa kita sa mundo, hindi mapipilip. WNBL, 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 WNBL. Tuwan, higa na bayan ka. Papahinga na tayo lumapan.